Well, hello. Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome once again sa ating real life journey. Ito po yung ating araw-araw na Bible study online. At salamat for taking the time to join me today. At Tuesday to Friday po tayo. At for those of you who are just joining ngayon, please post a comment, no, or just tell us kung nasaan po kayo or from where you are watching. I-post lang po natin. But before you post po, please click lang po yung link doon sa description na nakalagay na streamyard.com/Facebook. Pakiclick lang po yun. Wala kayong dapat ibang gawin. I-click nyo lang yun. May lalabas na sa instruction. Tapos i-click nyo lang yung button na kulay blue. Para bigyan ng permission, para lumabas yung inyong pangalan. So please tell us where you are watching, saan po kayo. And today, once again, tuloy po tayo sa ating mga usapin na may kinalaman po sa ating paglalakbay sa Panginoon. And muli, meron tayo magandang pag-uusapan today. Ang topic po natin ay how do you help your community stay united? No? How do you help your community stay united? So, napakahalaga po na magkaroon ng community of faith at maging bahagi tayo ng community of faith. However, challenging din naman po yan. Marami pong mga pagsubok ang community of faith. No? Yung pag-initiate nito, pagbubuo, pag-develop, pag-grow, pag-maintain, mga ganong klase, mga challenges po. In and of itself, it's a journey po, a journey rin. Just like the Christian life, joining rin po ang community of faith or itatawag natin community ship. So how do you help your community stay united? Anong pwede natin gawin, no? Bilang bahagi ng isang community of faith? Kasi pare-pareho lang po tayong makikinabang at pare-pareho din naman tayong pwedeng maapektuhan in a negative way kung ang community po natin ay hindi healthy. So that's what we are going to study today. So thank you po for watching. Please post lang po kayo if you're watching right now. Saan po kayo nagwa-watch? You know, indicate nyo lang po. Make sure lang bago kayo mag-post na i-click nyo muna yung nakalagay sa description na streamyard.com/Facebook. Okay? Para pag tinignan ko yung mga comments nyo mamaya, makikita ko yung pangalan nyo. Okay? So just go on, just post, ask questions, whatever. Makakatulong din po ito sa pag-promote natin ng ating Facebook page. So whenever you say anything or you make a comment dito sa live broadcast nito, nakakatulong po ito in terms of yung tinatawag na algorithm, you know. In other words, naka-program sa Facebook na they would promote our page kapag marami nag-i-engage po sa ating broadcast. So if you're watching doon po sa RLCC Online, may I, you know, just persuade you, lipat po kayo sa Real Life Christian Communities page at doon po kayo manood, doon po kayo mag-post. Okay? So, yun lang po. Favor lang po. Please go there sa page natin. Tapos, ganun din yung gawin nyo. I-click nyo lang po yung streamyard.com/Facebook. Tapos, comment-comment lang po kayo doon. Saan kayo nanonood, you know. And kung may mga kung may mga tanong kayo, just go ahead. Just post lang kayo doon kasi that would surely help this broadcast to reach more people and yung page natin to become more popular. So, pakiusap lang po. So, today we are talking about how do you help your community stay united. Kapag healthy yung community, we benefit from it. Everybody benefits. Kapag hindi healthy po, well, pwede tayo magsisihan. Pero basically, at the end of the day, lahat po tayo may kinalaman doon. So, without further ado, naksa parang French, ano? Without further ado. Sige, tayo po ay manalangin. Let's pray and let's ask God to help us sa ating pag-aaralan ngayon. Okay? So, let's bow our heads and pray. Father, maraming salamat po for the opportunity to continue studying your word and to learn more from your word about how to live our Christian lives day by day. Salamat po sa lahat ng mga nanonood. Salamat po sa mga
live, nanonood ng live po, at as well as yung mga replay, nanonood ng replay. And everyone who is really helping out to engage with this broadcast para, Lord, we can promote more itong page ng Real Life Christian Communities, as well as, Lord, mas marami pang ma-reach ng mga tao for the sake of the gospel. Thank you, Lord, for all those who are helping this to happen. So, Lord, once again, we commit yung time namin ngayon. Be with us, guide us, help us, open up our hearts and minds to the truth of your word. Let your Holy Spirit just help us to really grow in our faith, Panginoon. At gamitin mo po ako, I pray. Apart from you, I can do nothing. Lord, use me, fill me with your Holy Spirit that I may be able to teach your word today. Salamat po, in Jesus' name. Amen and amen. So, yan po yung topic natin. So, how do you help? Ano ba mga katulong po sa community of faith na kabilang tayo? Okay? Whenever I use that word, you know, I mean that in different ways. Of course, minsan naisip natin it's the church, but sometimes it's a smaller community or even a small group can be called a community. So, anyway, how do you help kung sakaling tayo po ay bahagi nito? So, we are going to look at a passage, isa sa mga sulat ni Apostle Paul. Ito ay mula sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 16. And today, we are going to look at three commitments. So, kailangan po ng commitment sa bawat isa, sa inyo, sa akin, at lahat ng kabilang sa community of faith. Kailangan po ng commitment. Tatlo po yan. So, una, right, the first commitment po na everybody should really commit is to recognize that you are a part of one body. So, i-ano po natin to, i-recognize, i-embrace natin yung truth na to, at i-live out natin yung truth na to, na tayo'y bahagi ng isang katawan ni Kristo. So, let's unpack this. Ano? Basahin po natin yung sabi ni Paul. Starting with verse 1, sabi niya, "Be as a prisoner for the Lord, then I charge you to live a life worthy of the calling you have received." So, dun pa lang sa umpisa ni Paul, dito sa chapter 4 ng Ephesians, makikita natin yung seriousness po nitong pagiging bahagi ng community of faith. This is really part of God's calling sa atin. Now, ano ibig sabihin nun? Party po ng purpose ni Lord. Na pag sinabi natin calling, we also mean to say purpose ni Lord. So, bahagi po ng purpose ni Lord ay hindi lang yung tayo po ay makaranas ng kaligtasan sa sarili natin at magbago at balang araw ay pumunta doon sa presence ng Panginoon sa kalangitan. Hindi lang po ito parang solo flight. Ang Christian life po ay hindi lamang para sa sarili nating kapakanan. Paul clearly says na ang pagiging bahagi ng community of faith ay bahagi ng calling o purpose ni Lord sa atin. Okay? I hope na ma-recognize po natin na hindi natin kayang isabuhay ang Christian life all by ourselves. Okay? Maaring sa ibang bagay, pwede natin magawa yun, pero not the Christian life. Sabi rin niya, no? Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love, no? Sabi niya, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So sa madaling salita, huwag tayo magmalaki. Nung araw, nung wala pa ako sa Panginoon, I used to be very, very independent. Meaning to say, talagang wala akong pakialam sa mga tao. Whatever it is na gusto kong gawin, gagawin ko. And whenever na may nangingialam sa akin, you know, sigurado makakatikim siya ng mga masasakit na salita sa akin. That was my past and that was my attitude before. Pero the Lord has taught me na truly I cannot experience yung purpose ni Lord sa buhay ko by being independent. Of course, hindi naman ibig sabihin na we should be dependent. Kasi ano naman yun, extreme din naman yun. The Lord doesn't want us to be dependent. Ang gusto ng Panginoon ay maging interdependent tayo. Ibig sabihin nito, we help each other.
meron tayong responsibilidad sa isa't isa. In as much as kailangan ko kayo, kailangan nyo rin ako. And so there is the independence. So interdependence pala, sorry. So kinakailangan po ng humility. Kailangan po ng ano ng humility and gentleness. Maging patient po tayo sa isa't isa, bearing with one another. Ibig sabihin ng bearing with one another po, yung huwag tayong mapahusga, yung, no, yung we easily reject people for their weaknesses. One of the things that is really very sad is whenever nakakita ko ng mga mananampalataya who so easily withdraws themselves or parang who would make a judgment na siguro meron sila mga na-encounter sa church na sabihin natin may mga weaknesses, may kahinaan, o kahit na sabihin pa natin may kasalanan. And so they conclude na, well, bakit pa, you know, why should I get involved in the community of faith? Well, to be honest, yan po ay pride, you know, I'm sorry, that's really pride. Kasi sa bawat makikita mong diferensya sa kapwa mo, well, meron ka rin nun. Saan katerba din ang diferensya mo? Because the truth is, we are all, you know, in process. As far as yung transformation natin is concerned, lahat po tayo ay nasa proseso. So, iba-iba tayo ng baitang, iba-iba tayo ng level of maturity, pero none of us can reject anyone within the body of Christ dahil lang sa may kahinaan o may weakness ang sino man sa atin. We need to really walk in love and humility sa isa't isa. And then maganda yung sinabi ni Paul, make every effort. So, I mean, wag lang minsan gumawa ka tapos hindi nag-workout o tigil na. Make every effort. Alam nyo, ang relationship kasi, it's really hard work. And totoo yan, kahit sa relationship, sa pamilya, sa bahay, sa marriage, it's always hard work. Ewan ko ba, may mga tao kasi who think na gusto nilang maranasan yung benefit ng relationship. Like, for example, everybody wants to have a peaceful marriage and a happy marriage. Pero very few people are willing to work hard at it. Challenging kasi, you know. For example, yung mag-communicate. Challenging. Kaya siguro minsan naiinis tayo when we are trying to communicate with somebody. Kasi hindi naman niya siguro mag-gets agad. And so we give up. We judge the person as being siguro incapable of understanding o mapurol. And those kinds of judgments are really prideful attitudes on our part. So again, let's listen to the Apostle Paul. Kailangan recognize natin that we are really part of one body. Ibig sabihin ito, you know, for example, yung kamay ko cannot criticize some other aspect of my body just because hindi kayang gawin ng part na yun, kunyari atay ko or whatever, kung ano man yung nagagawa ng kamay ko. And vice versa. Siyempre, yung atay ko, we cannot criticize the kamay. You know? You understand what I'm saying? So, sa madaling salita, we are all connected. Eh. So, kailangan recognize natin yan. Huwag tayong mag-reject sa isa't isa. Sabi ni Apostle Paul, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. Mapapansin niyo yung repetition dito, no? Lalo na yung idea ng one, okay? Yung one body, one spirit, one hope. So yung repetition na yun, eh, na very important na mag-register sa mind mo. Eh. We are all part of one reality. So tayo po itinawag ng Panginoon to be part of one body. Again, sinabi pa niya dito sa susunod na verse, one Lord, okay, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Okay? So, ibig sabihin, kahit ano pang mga differences meron tayo, even in terms of experiences natin, may pagkakaisa lahat yan because it is God Himself who is involved in all of our lives. So, The very first commitment po na kailangan gawin ng isang tao who really wants to add value in the community of faith pala, of which he or she is a part of. I-recognize natin yung interdependent relationship natin sa isa't isa. We are one body. So, wag natin i-reject ng isa't isa. Wag tayong palahusga. Wag tayong mag-walk out dahil lang mahirap o dahil lang may mga situation na alam mo yon, we rub each other the wrong way, kaka-conflict tayo, nagkaka-iritahan tayo ng ugali. That's all part of it, you know.
And brothers and sisters, if I may just be honest with you, marami tayong pwedeng sabihin sa mundong ito in terms of yung sabihin natin logically, yung gospel, ganito, ganyan. Pero tinitingnan ng mga tao talaga yung ebidensya niyan in our lives. And one clear evidence talaga na we know what we're talking about and we truly believe in the gospel, nakikita yan in the way we actually relate it to each other. So, ibig kong sabihin kung, you know, madali tayong mag-judge, madali tayong mag-reject kasi si brother ganito, si sister ganyan, may kahinaan. Lahat tayo may kahinaan eh. Okay? Some of us, madaling mainis kapag, you know, pag may sitwasyon na ganyan, ganito, iba sa atin, matampuhin, you know. We're all, ika nga, people who are in the process of being transformed by the power of the Holy Spirit through the Word of God. It's an ongoing process. So, sa gitna ng proseso na yun, i-recognize natin that we are all part of it, no? Iisang ano to, kaharian ng Diyos na ating kinabibilangan. Tulad din ng family natin. Sa pamilya natin, we may have brothers and sisters na siyempre iba sa atin o magulang natin. Pero kahit na ano pa, okay, ang mga differences natin o kahinaan natin, we still maintain na isa tayong family. Now, of course, I'm speaking, in an ideal way. Siyempre, meron naman mga sitwasyon na talagang sobrang dysfunctional. Iba naman yun, exception naman yun. I'm just talking about yung normal family. Magkakaiba tayo, iba-iba itsura, iba-iba ugali. But we never really reject each other. Kahit na may stress, kahit na merong sabihin natin parang di pagkakaunawaan every now and then. May family bang walang ganun? I think all of us, okay? So that's the very first, okay? Sorry, medyo tumagal ako, but that's the very first commitment natin. Recognize that you and me, lahat tayo, are a part of one body. Now, second, which is related to that, that's why I took some time to establish that. Ang pangalawa po na commitment natin is fulfill your role as part of one body. So dahil tayo ay isang body lang and we need each other and we should not reject each other, meron din po tayong role. So basahin natin yung sinasabi ni Apostle Paul. Sabi niya na, but to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. No, grace dito means not just yung parang yung attitude ng Panginoon sa atin in forgiving us or saving us. It really has to do with the supernatural ability or the working of God sa buhay natin in this world. Ang ibig kong sabihin, this is more than just parang an attitude on the part of God. This is really the power of God at work sa buhay natin. And what the Apostle Paul is saying, lahat ng mga mananampalataya within the body of Christ, grace has been apportioned, you know, parang kumbaga sa pagkain, you know, ito sa'yo, ito sa'yo, ito sa'yo. So, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong kakayanan na galing sa Panginoon. Amen? So, sabi ni Paul ganyan, this is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. Now, yung quotation na yun, nasa Psalms yun, nasa Psalms. And it's talking about the idea of giving gifts to his people. Now, let's explore this kasi mahalaga itong concept na to. Sabi niya, what does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? Okay? Nabibig sabihin na, we'll read some more, but tapos papaliwanag ko. He who descended is the very one pala, sorry, who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. So, in other words, what Paul is saying is that yung psalm na yun na binasa kanina o yung kinote niya kanina is really referring to Jesus Christ. Okay? Now, wag na tayo mag-speculate na siya ba nagpunta sa hell, ganun-ganun. That's not really the meaning of the Apostle Paul. What he really wanted to say was that yung tinutukoy sa psalm na yun, yung the one who actually gave gifts, is no other than Jesus himself. Kasi he died on the cross, he was buried, and he rose again from the dead, and he ascended on high. So, walang mga iba pang detalye tungkol doon sa verse na yon about
you know, si Jesus ba nagpunta sa hell, nag-preach ba siya doon, you know, and so forth. Yung ganung mga klaseng speculation is not in the verse. What the verse is saying, yung tinutukoy ng psalm, is no other than Jesus himself. Okay? Now, sabi ngayon ni Paul, so basically dahil nga totoo yun, dahil yung psalm na yun is actually referring to Christ, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Now, I want you to take note of something dito na very important, okay? Kasi yung quotation, sabi nga nun, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. All right? Now, anong ibig sabihin nun? All right? Ibig sabihin ito na may binigay si Jesus Christ na gifts to his people. All right? He's not talking about yung kapasidad ng mga tao, okay? But he's referring sa mga tao mismo na binigay niya as gifts to his people. Yun ang kanyang ibig sabihin doon. So let's read yung ano, yung implication nito. To equip, sabi niya, his people for works of service so that the body of Christ may be built up. So let's read that in previous verse. Sabi niya, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, tapos next verse, to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. So, okay, ano ibig sabihin? Ibig sabihin ito, itong mga binanggit niya, you know, na mga tao, right? Dito sa verse nito, verse 11, which includes apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Pwedeng iisa lang yung pastors and teachers o magkahiwalay. But these people, sila yung binigay ni Lord na gifts to His church. Yung mga tao mismo, binigay niyang gifts to the church. Para saan? Para to equip itong mga people of God for works of service. Now, of course, yung works of service, pwede translate works of ministry. Sa mga katwid, lahat tayo binigyan ng mga kakayanan na dapat gamitin natin sa ministry, pero binigay yung mga tao, like the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers na yan, para ma-equip o masanay yung mga multi-gifted na iba-ibang mga tao in the body of Christ, para ma-exercise nila yung gifts nila for works of service. At ano resulta nun? So that the body of Christ may be built up. Yun, right? So, as we read further, sabi ganito, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the full measure of the fullness of Christ. So, ang role ng mga pastors tulad ko, or anybody na parang kinatawag ni Lord na full-time, is that we are given by God as gifts to the church para sa ganun matulungan ang lahat ng mga tao in the church who are all gifted in different ways para masanay sila, matuto sila to exercise and fulfill yung kanilang role in the body of Christ. So going back to the second point natin, hindi lang basta i-recognize natin na we are part of one body. We are to fulfill yung role natin as part of one body. So, kailangan i-discover natin ano ba ang calling ko, ano ba yung binigay sa akin kakayanan ng Panginoon. So, sometime in my life, I realized that God was setting me apart. I realized na yung may mga gifts ako, communication gifts and, you know, intelligence or whatever you call it, na binigay sa akin ng Panginoon so that I may be given as a gift to the church. And nung na-recognize ko na yon, I said, yes, Lord. And so I became a pastor. Pero hindi na nga nangangahulugan na I'm the only one who is called into the ministry. Instead, tinawag niya ako together with other people para, you know, tulong-tulong kami to build up the body so that you, kayo mga nanonood, may discover kung ano rin yung mga gifts na meron kayo. And who knows, maybe some of you would become pastors as well, or evangelists, or, you know, prophets, whatever, para kayo rin naman would be given to the church as a gift, para lahat tayo nag-grow toward maturity, and we are becoming more and more reflective of the beauty of Christ in the world. So,
desire ni Lord in the church na lahat ay nagsiserve, na walang mananampalataya na nanonood lang. Pero iba-iba kasi ang baitang natin, iba-iba yung progress natin. Some are not yet ready to serve kasi parang very immature pa sila and hindi pa klaro sa kanila mga bagay-bagay. So they need to be discipled, etc. But ang goal talaga ng lahat ng tao in terms of yung kanilang discipleship, ang goal niyan is for us to be able to fulfill yung calling natin or purpose natin in the Lord in whatever ministry na pinagagawa niya sa atin. Okay? So narito po ako bilang regalo ng Panginoon, halimbawa to RLCC and even to the larger body, so that as I use my gifts, God would be able to sharpen the gifts of others. Alright, so I hope naintindihan niyo yun. Okay? Now, number three is to participate in the growth of the one body. So yun po yung pangatlong commitment. So una, i-recognize natin that we belong to one body. Pangalawa, i-fulfill natin yung role natin within one body. Pero we are to participate overall sa growth ng body na yun. No? Nilalagay tayo ni Lord sa isang local church so that doon tayo mag-grow. Yun ang ibig sabihin yan. Let's read this verse. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Wow. Lalim, no? Ha? Para mga nosebleed words. Let me explain to you exactly what this means. Ang ibig sabihin ito, gusto ng Panginoon na as we exercise our gifts in unity, as we discover kung ano yung purpose and calling niya, we will be able to contribute sa overall growth ng community na kinabibilangan natin. Now, this is really so important and so powerful. We are never called by God to just live for ourselves, by ourselves, and, you know, for the sake lang of just, you know, fulfilling kung ano man yung gusto natin gawin sa mundo. We are always called by God to have a parang responsibility and commitment sa bawat isa in the body of Christ para sa kanilang paglago, at ganun din naman sila sa atin. So we are commanded by the Lord to grow together. Okay? I don't know if you understand this, pero pag ikaw ay nasa isang community of faith at ang inaasikaso mo lang yung sarili mo, you are missing the whole picture dito. Christianity is not about you. It's about us. So tayong lahat po ay dapat nag-grow. Which means na pag meron tayong mga kasamaan sa community na nawawala, it is everybody's responsibility. If there are people in the church na naiiwan, we ought to help. Dapat nagtutulungan tayong mag-grow. Pag may mga tao na, you know, na parang nagkakaroon ng stronghold sa sin, we are to help each other and help each other develop and become mature. Masahin din natin itong sinasabi rito sa next verse nito. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Now, this is so important. Yung growth po natin, bawat isa, is nakasalalay in the way we speak to one another and receive words to one another. Kailangan po tayong matuto na magkaroon ng humility, the willingness to listen, the willingness to admit fault kung may mali po tayo. Of course, with proper respect. Hindi po natin yung gagawin na parang we are going to dominate each other or magiging legalistic tayo. We should speak, ika nga, the truth in love. Yun ang point. The truth in love. So, yes, we are to remind each other kung ano ba yung tama, ano ba yung totoo, ayon sa Word of God. But we must do so with kindness and respect in allowing each and every one to be responsible. Hindi yung ipipilit natin yung sarili natin sa kanila, yung idodominate natin. Yung pagkokorek, importante. Pero kung nagkokorek tayo na meron tayong attitude na kailangan sundin mo to, dahil ito yung sinasabi ko sa iyo. I think we really fail to understand what this verse means. Ang ibig sabihin ng speaking the truth in love is dahil sa desire natin to help each other,
Magsasalita po tayo ng ayon sa katotohanan ng gospel at ng word of God. Pero gagawin po natin yun with the attitude na, would you consider this? O, ika nga, parang may tentative spirit. Ito yung nakikita ko, may I suggest. Ganun po. That's how we live our lives as a community. Never dominating or lording over each other, but really respecting each other's boundaries. Napakahalaga po niyan. And then, sabi po sa last verse, from Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. It's interesting na ginamit ni Paul dito yung salitang ligament. Okay? Because, well, hindi naman ako doktor, but I have some idea about how our body is really connected to each other. Meron pong tinatawag na ligaments, okay? So yung mga buto natin, kung walang ligaments yan, baka magkalat-kalat na tayo dyan. But because of these ligaments, we are connected, no? In other words, meron po tayong ano, meron tayong magagawa sa isa't isa. Meron tayong responsibility sa isa't isa. We cannot live our lives na parang, huwag niyo akong pakialaman, buhay ko to. We cannot live like that. And if we want our community to be a place that God can truly use for our growth, kailangan mag-add value tayo rito. Tulungan natin yung community natin na maging tunay na healthy community of faith where the presence, power, and purpose of Christ are being fulfilled in and through each one. So, if I'm going to summarize it, here's what I will say. The unity of the body depends on everybody. So, yung pagkakaisa po natin, let's all take part. Huwag po tayo magsisihan. Huwag po natin talikuran ang isa't isa. Acceptin na po natin yung realidad dahil iba-iba po tayo sa ating spiritual maturity. So, merong mga tao na mas mahina, may mga tao malakas. Huwag natin i-reject ang isa't isa. Huwag tayo maging judgmental. I-love natin ang isa't isa with patience and compassion. Magtulungan po tayo. Magsalita tayo sa isa't isa ng ayon sa katotohanan, pero gawin natin to ng may paggalang, ng may respeto. Huwag natin pilitin ang isa't isa kahit tama tayo. We still don't do that. We still give each person yung freedom niya and responsibility niya to respond to God according to his or her own level of maturity and faith. So let's love each other at tulungan natin ang community of faith natin na maging strong and matibay siya talaga. Amen? All right. So before I share some discussion questions na pwede niyong magamit, I'd like to pray. Naniniwala ako na itong mga pinag-aaralan natin dito sa Real Life Journey can be really helpful sa bawat isa sa inyo, and also in fulfilling yung ating vision to help each one experience real life in Christ together with others. Yan po kasi yung ating mandate and yung mission natin. So I pray na ganun po ang mangyari sa mga communities nyo ngayon, bagamat challenging tayo kasi online, mga life groups, mga prayer groups. Lahat po tayo, let's learn how to forgive each other. Let's learn how to help each other. Let's learn how to give space sa isa't isa. Let's learn how to resolve issues and misunderstandings na meron po tayo. It's all part of what it means to be really a responsible member of a community of faith. So, let me pray. Father, dinadalangin ko sa iyo lahat ng mga communities na represented dito sa Real Life Journey na ito, mga tao na nanonood, whether live or via replay. Dalangin ko po, Lord, that each one may just commit themselves to recognize that we are all part of one body, so may relasyon kami sa isa't isa, and that we must fulfill yung role namin, whatever that role might be, kung ano man yung calling ng Panginoon sa bawat isa. And also to really participate in the growth of the community where we are a part of. Dalangin ko po sa lahat ng nanonood na magkaroon po ng kababaan ng loob
na huwag i-reject sino man, huwag magalit, huwag maghusga, but rather magpatawad, mag-accept, tanggapin ang isa't isa, maging matyaga, and to work together yung process of becoming a community of faith in serving one another and ultimately growing together as one body. So Lord, salamat po. Thank you in Jesus' name. Amen and amen. All right, so let me share some discussion questions para pag ginamit nyo ito sa inyong mga grupo, this can help you. So here are the discussion questions po. Number one, what are the challenges that you have experienced while being part of a community of faith? Ano po yung mga challenges na ating nararanasan? I'm sure iba-iba yan, lalo kung matagal na kayong Christian. So iba-ibang challenges po yan. Share with one another. Pangalawang question po, what have you learned today that can help you overcome those challenges? Ano po dun sa mga sinabi natin, lalo na we talked about three commitments, alin po dun yung parang really very helpful at this time sa inyo? Okay? And then last but not the least, what will you do differently to help your community stay united? Okay? If you're part of a community of faith or maybe a small group, a share group, a prayer group, talagang real community like Kindred Heart o ano man yan, or even a local church as a whole, ano ang pwede natin magawa to really add value sa community natin? Imbis na magreklamo tayo, imbis na maghanap tayo ng butas at mag-criticize tayo, tanongin natin sarili natin, how can I help? Anong pwede kong magawa para makatulong? So there you go. Yun yung mga discussion questions na pwede nyo pong gamitin. And now let's go, okay, to my favorite part dito. Let's look at the comments ng mga tao. All right. We have a lot. Wow, praise God. We have a lot of people watching. Ano lang po kayo, just keep on posting kahit na nagbabasa na ako dito. For as long as we have time, we'll try to cover as many as possible. Okay, Sister Pressy, hello everyone. God bless you all. Thank you po, Sister Pressy. Watching from Santa Rosa. Tama ba? Santa Rosa? Yeah, watching here in Santa Rosa. Thank you po. Tapos, Sister Feli naman. Hi, PB. Watching po here in JPA. Ano ba ibig sabihin ng JPA? Okay? John Paul. The joke lang. JPA. Okay. And then we have, hello everyone. Oops, sorry, hindi lumabas ang pangalan mo. Please, i-click mo yung link na streamyard.com/Facebook para makilala ko po kayo. I hope I can see your name. Si Brother Felix, watching po, PB. Thank you po. Just keep on posting kung ano yung mga gusto nyo sabihin. Thank you. Maria Teresa, Sister Tess, Sumagpaw. PTL, watching you, PB, here in Victoria, Muntinlupa. Amen. Salamat po. Kamusta sa mga taga-Victoria, mga tao na, of course, malapit sa puso na natin sa RLCC. Okay. Sister Heidel, salamat for watching. Thank you po for watching. And then, of course, there's Sister Herbie watching live with Hubby Naksa. Hubby, ah. All right. Si Brother Felix. Okay, also Sister Tess, hello po, PB. Well, praise the Lord. God bless you, Sister Tess. Sana manood din yung mga kasamahan nyo sa bahay. Okay. Sister Wilma Legaspi Bermejo Hernais. Wow, aba na pangalan. Hello po. Hello din po sa inyo. God bless you. Thank you for watching, no? Sister Wilma, salamat po, no? Sana makilala ko kayo personally one of these days. Okay, Sister Tess muli. Hi, baby. Good PM po. Hello, everyone watching this lesson. Watching here in Barangay Ugong. Amen. Sa Pasig. Kita nyo, may mga taga-Pasig pa tayo. Sister Faye, watching po, PB. Thank you, Sister Faye. Kumusta na kayo dyan sa taas? Medyo mainit dito. Siguro mainit din sa inyo. Okay. Let me see. Oy, meron tayong maabang ano rito. From Sister Rosel. Selay. Okay. Hi po, PB. Thankful po ulit na wala akong student ngayong 3 to 3:30 p.m. Since malayo po ako sa RLCC physically, the Lord has taught me that I need to take the initiative to draw closer into the community. To be honest, I need to take that pride away po. One thing that the enemy is trying to do is to isolate ourselves. Tama.
I learned recently that being in the body of Christ is a gift from God. Thank you po for instilling to us the importance of communityship all throughout these years. Well, amen. Selay, salamat ha. Thank you for that affirmation. Tuloy-tuloy lang ako ng pagsasalita. For as long as I live, I would always remind everyone, mahalaga, mahalaga ang communityship. Medyo challenging lang ngayon, Selay, and everyone else who are watching, kasi we are online, no? And because of that, siguro, we miss each other, so normal lang yun. But we are the church. We are a spiritual body, okay? God is spirit, and we are also spiritual beings. We transcend physical boundaries. Kaya nga, kahit malayo ka, Selay, I can tell you with full conviction that you can be present here with us in spirit as you devote your heart, as you participate, you know, even online. Walang, in other words, walang limitasyon ang spiritual body of Christ. That's the good news na gusto kong i-embrace natin. Kahit na nasa quarantine tayo, kahit di tayo nakikita, because of our union in Christ, we are one and we are in His presence. Hindi tayo parang disadvantaged, as some people think, kasi wala tayong physical gathering. That is a misunderstanding of the spiritual life. And I don't know how I can really emphasize this na magets ng mga tao na our being, okay, well, the reality of our existence transcends what is visible. Kung essential yung visible to the point na we cannot really relate with each other except through physical gatherings, then kawawa naman tayo, especially during this time. We are at a loss. But what I can say is that maganda at mahalaga at malaking blessing yung to be, you know, physically present. Pero that in itself does not define who we are. We can be separated by thousands of miles from each other, and yet we can be one in spirit and in truth. That's my conviction, Lord. And anyway, so napapa-preach na ulit ako. Pero Selay, thank you. Salamat ha, sa iyong comment. Please continue holding, ika nga, yung banner of communityship, ha? Kahit nandiyan ka sa Singapore, you know, you are always one with us in spirit and in truth. Okay, tama na yung drama natin. Okay, sorry. So next, Sister Eloisa, watching po with my 7-year-old here in Bacoor, Cavite, though hindi niya naintindihan pa. Still nakikinig pa din siya. So ano kaya pangalan itong 7-year-old na ito? Hi, you know. Thank you sa pag-watch. Oh, yan. Kids church na ako. Hindi ako marunong mag-kids church. So, his name is Sin. Ah, si Sin pala to. Ezekiel. Oh, ibigati ng pangalan. Sin Ezekiel. Okay. Wow. Hi, Sin. Hello. Okay. So, yun ay po yung pinaka-greatest achievement ko sa pagiging kids church. Okay. Thank you, PB. Sino kaya to? Thank you, PB. Where's that? Wala. Thank you, PB. Napakagandang mensahe. God bless you more. Thank you. Salamat po. I don't know. Saka ko wala kayo makikilala mamaya pag chinek ko na yung page natin. And then si Sister Fatima. Thanks, PB. Well, thank you po. God bless you. Ha? Baka gusto nyo ng ano, sabay ka ng doTERRA oil. Okay. Meron akong stock. Ganun. Okay, Sister Chat, PB, paano po malalaman kung ano po talaga ang calling ng isang tao? Wow, yeah, that's a good question. We will talk about that soon. Ready na kayo, stand by. We will be talking about those things, okay? Okay, mag-alala. We are going to discuss that. Sige, di ko muna sagutin yan. Okay, Sister Tess, PB, what can you say to a believer who don't want to use his gifts kahit kitang-kita naman na pwede itong gamitin to serve God? What can you say? Well, there's really not much we can say unless meron siyang tiwala sa atin at wala tayong conflict sa isa't isa. Kung meron pong magandang relationship, ang lagi kong advice is gamitin natin yung relationship as a platform. Kasi po, ang hindi po naiintindihan ng maraming tao, when you don't have a healthy relationship with somebody, well, wala kang influence doon. Plain and simple. Wala kang masasabi sa kanya. Pag may conflict kayo,
wala kang masasabi sa kanya na he or she can receive. So work on the relationship. Make sure na merong trust. And whenever you speak, you do so with tentativeness and respect. Alisin mo yung threat. Paano mo alisin yung threat? Ibig sabihin, umpisa pa lang, i-assure mo na, i-affirm mo na yung tao na meron lang ako i-share sa'yo, ganun. And I hope you won't misunderstand ang motive ko, hindi para husgahan ka or hindi para i-reject ka. This is just a, you know, something from my heart kasi I care for you. Yun, yung ganung klaseng dialogue. That prepares and sets the platform for you to be able to share. Pero kung bara-bara ka, you know, eh, ikaw kasi di mo ginagamit yung mga gifts mo eh. Wala mangyayari dyan. Kasi the person would perceive you as a threat. And when you are perceived as a threat, wala na, sarado na yung tenga na. They would not listen to you. So tip ko lang sa inyo, establish safety, establish a relationship of trust. Huwag kayong maging threatening, huwag kayong bara-bara. Always assure the other person that you mean well. At hindi ka parang toro, you know, dire-diretso, you know. Just speak to them with kindness and respect. Okay, so Sister Feli, helping someone in their growth spiritually is a part of fulfilling our role as part of one body. Well, totoo yun. Definitely, I agree with you, Sister Feli. How I wish na ma-capture ng lahat yan, yung gano'ng idea na being a Christian does not mean na parang, oh sige, bahala na ako sarili ko, tapos kayo bahala na rin kayo. It's really being accountable to each other. It's being a brother's keeper or a sister's keeper. Again. Alright, so sino ba to? Alright, Nalin, dami tayong bisita ngayon ha. Thank you for watching. Sorry I'm late. Well, okay lang po. You can watch after this kasi meron naman po tayong replay niyan. Si Hael Genetib. Okay, hello po. Pasasalamatan rin ako kay Ate Faye at Kuya Ferdinand Baro dahil sa kanila nandito po ako. Tiway po, Bibi. I was enlightened. Words of God through you. Oy, salamat. Okay, salamat sa iyo. Parang hindi pa kita kilala personally. O siguro kilala kita. Hindi lang familiar yung name mo. Pero thank you so much. Ay, hindi ko pa pala nakiklik noon, so hindi nakikita ng audience. Ito pala yung sinabi mo. Okay, so yan. Hello po. Pasasalamatan na rin ko ako kay Ate Fe and Kuya Ferdinand. Salamat, Ate Fe at Kuya Ferdinand. Salamat sa inyo for watching. Okay. Tapos, saan po ba daw? Sister Hermie, grateful to God for you, PB, being God's gift to us, RLCCians. God bless you more in using your gift, teaching, guiding us in our growth. The whole body of RLCC. Salamat. Thank you po. Okay. Heart, heart, heart. Okay. Thank you po. Okay. And then we have Sister Lorraine. Uy, maaba yung sulat ni Sister Lorraine. Basahin natin. Good afternoon mo, PB. Good afternoon din po to everyone watching. Thank you po, PB, for taking the time to prepare online Bible study lessons. These lessons are very useful and helpful. By the way, 3 p.m. is okay po. We started na lang po our online classes ng morning para maka-join ngayon. Medyo alanganin din po kasi sa 4 p.m. kasi wifey, ma'am, she, manugang duties. Kuna po yan. Ang ganyang oras. Okay, thanks again po and God bless you more. Well, salamat po, Sister Rain. Okay, ang ating napakagandang singer, napakagandang boses. Sana ganun din yung boses natin. Okay. Thank you, Sister Rain, for those kind words. And, well, 3 p.m. tayo. There are times hindi ko magawa ng 3 p.m. kasi nagkakaroon ako ng meeting, but most probably, hindi na po mauulit yun kasi patapos na rin yung semester namin. So, anyway, yun. Kaya, 3 p.m. tayo, Tuesday to Friday. Pwera lang po Monday, pwera lang po Saturday, Sunday. Pag Sunday, you are all invited to attend or participate sa ating guided online worship service sa page po natin. Again, nakikiusap ako sa inyo. If you're watching live, please do so dito sa Real Life Christian Communities page para magkaroon tayo ng mag-kick in yung algorithm ng Facebook on our behalf para maging viral po yung ating page para more people can be reached with the gospel. Yun lang po pakiusap ko. Doon po tayo manood. If you're watching sa RLCC online, okay lang naman pero it does not really benefit much yung ating outreach kasi doon lang tayo sa loob ng RLCC online. Pero tayo manood doon kung halimbawa
yung nagre-replay na lang tayo. Pero live, let's watch it sa page. Okay? Pakiusap. Yun ang aking favor na hinihingi ko sa inyo. And then, cousin po ako nila, Ate Faye, si Hael, cousin. At nag-invite sa akin dito. Well, welcome sa iyo. You are very much welcome. Ewan ko ng pronunciation name mo. Hael siguro, hindi ko alam. But thank you so much. Again, that's all. Medyo na pahaba na po tayo. And maraming salamat for all of you who watched. I appreciate all of you. Thank you. Every day po tayo, Tuesday hanggang Friday po to, 3 o'clock tayo ng hapon until maybe 4, max siguro, 1 hour lang po tayo or even less. Misa, nagiging na 45 minutes lang po tayo. And we are discussing araw-araw mga basic lessons. Sometimes hindi basic actually, medyo intermediate pa nga yung iba eh. Maybe even advanced. But the way I'm conducting this, iniisip ko kayo, iniisip ko na, okay, ano ba ang kailangan ng mga membro ng RLCC for them to grow in their faith. So every day I'm thinking about that, praying about it. So one step at a time. Okay? So I hope na pag pinag-aralan nyo ito right from the very beginning, talagang tuloy-tuloy kayo, you would grow and mature in Christ. And therefore, I believe na ito mga videos na to pwedeng magamit to share with other people na gusto nyong matulungan din. So that is my recommendation. Mag-start po kayo ng online groups. Katulad ngayon, quarantine tayo. Everybody's at home. Work from home yung iba. But let's start groups po. Let's start share groups, prayer groups, whatever groups that may be online. Tapos, gamitin natin itong mga videos na to para matuto ang lahat ng salita ng Diyos. Amen? And by the way, please pray with me and for me kasi, you know, gusto natin na sana pati mga kabataan narito. So far, ang madalas ko nakikita rito ay medyo adult na. I see very few young people. Maybe nanonood sila, pero hindi sila nag-i-engage dito. Wala akong nakikita ang post from them. But please pray for that. Help me to reach our young people kasi they are the next generation. So kung kulang sila sa, you know, foundations, kulang sila sa knowledge of the Word of God, then pag sila na yung nasa adult na and they are leading their families and everything, wala silang solid foundations of Word of God, then that would truly be very sad and very detrimental. So let's pray. Pray po tayo. And thank you so much. Let's pray. Father, thank you Lord sa lahat ng mga nanood ngayon. Salamat po for each and everyone. And Lord, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po ako ng kalakasan para everyday, Lord, makapagturo ako ng ganito. Bigyan mo po ako ng wisdom. Lord, by your grace, I just commit myself to you. Use me, Lord, para lumago ang lahat. I pray for everyone who are watching, both live and replay, na tulungan niyo sila na maintindihan nila yung mga lessons na to, na mag-grasp talaga nila at may-apply nila sa buhay. And especially for those na nag-uumpisa pa lang, Lord God, na ino-open pa lang nila yung sarili nila sa iyo, I pray na they can start from the very beginning ng mga Bible studies na to para unti-unti maliwanagan sila. And if I pray sa mga kabataan na, Lord, hipuin mo sila, Panginoon. I pray na mga kabataan ay manood din ng mga real life journey videos na ito. Lord, tulungan nyo nga po kami na ang mga young people namin ay hindi lang parang puro experience, puro ano lang, but they would truly walk with you based on the foundations of truth. Salamat po, Ella Sela. Na-realize ko si Sela is one of those younger people, the young professionals siya. And I pray that there would be many more young professionals and college people and high school people who would watch these videos, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. In Jesus' name. Amen and amen. So, thank you, everyone. And we are now going to close our time together. Please join me next Tuesday at 3 p.m. Same channel, same time, 3 p.m. At patuloy po tayo mag-uusap ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating journey of faith, o yung tatawag nating real-life journey. So until next time, thank you po. God bless. Amen and amen.